Hi guys! Welcome back to my blog at Teresa Ballesta Vlogs. For today's video ay meron tayong i-reban, i-highlights, then ikukulayan, then maglalagay tayo ng treatment sa kanyang hair. So yung first step ay magre-reban muna tayo bago tayo mag-highlights. So ayun guys, tapos na natin i-reban, mag-highlights na tayo. Actually, naka-shortcut na po yan kasi yung video ay hindi ko na nakunan kasi sobrang busy ko na. So, yung nakunan lang natin ay yung pagkatapos natin plansyahin, guys. So, after plansya ng riband ay nagdiretso na tayo ng highlight. So, nagmix ako ng powder bleaching gamit yung Brimod Premium Series. Then, 6% oxidizing cream. Tapos, nilagyan natin siya ng Wires Hair Products ng Balancer. So, ayan guys, nag-tease lang ako ng macro lights, yung malalaking weaving. So, nag-umpisa ako sa kanyang left side ng kanyang hair. Then, finoiled ko siya at gumamit ako ng foil. So, napakamaraming foil yung nagamit natin kasi nga yung kanyang buhok ay makapal, mahaba. Yung ginamit ko pala na pang-reban sa kanya ay yung Lightness Milk na rebonding cream ng Lightness. So, hindi ko na pinakita yung paano mag-reban dyan. So, yung pinakita lang natin dito ay kung paano tayo mag-foliage. Then, paano natin i-weaving yung kanyang hair at yung step-by-step ng pag-mixing ng mga colorant at bond protector. So, ayun guys, nagtitisa ko ng macro lights. Ito yung tinatawag na macro lights kasi malalaki yung pag-weave natin. So, yung maliliit naman, tinatawag nating micro, yung maliliit na teasing or maliliit na weaving. Yung tinatawag na pag-tease ay tinitis mo siya ng dulo ng iyong brush or dulo ng iyong tail comb. Tapos, maliliit yung kanyang teasing. So, ayan guys, sobrang maraming foil yung nagamit natin dyan kasi nga sobrang kapal at sobrang haba ng kanyang buhok. Alam nyo ba guys na this is the first time ko gawin na mag-highlights at mag-reban ng ganito kahaba tapos i-highlight. Sobrang kakapagod talaga. Ngalay na ngalay yung kamay mo kasi diba sobrang kapal nga at sobrang haba. Ayaw kasi niya paputulan kasi nasasayangan siya. So, as in, sinunod natin yung gusto niya. Panoorin nyo lang at mag-observe lang kayo kung paano ko ginagawa yung foliage technique natin. So, yung foliage technique na tinatawag ay ginagamitan natin siya ng foil. Tapos, fina-foiled natin at tinitis at fib. So, yung purpose ng paggamit natin ng foil ay to lift the hair color level to level 9 to 10. So, actually, mas maganda kasi pag fina-foil kasi yung blended ng color na i-base color mo ay makikita at talagang mag-blend yung colorant na i-mix natin dito sa kanyang highlight pigment na level 9 to 10. So actually guys, ayan, nababad natin yung bleaching within 45 minutes. So nag-test out ako within 20 minutes, chinek ko yung kanyang hair if nag-lift na nga yung kanyang buhok. So kinuha ko siya yung foil, yung pinakauna nating nilagyan kanina, yung sa right side. So, kinuha ko yung pinakauna din, tinas ko siya. Then, ayan, nag-level 8 to 9 pa lang siya, guys. So, actually, level 8 to 9, okay na rin siya na i-highlights natin kasi magbe-blend naman yung colorant na i-base natin sa kanyang hair. So, actually, tingnan nyo, guys, kahit na babad na siya ng 20 minutes. Ayan. Ang bilis lang mag-lift kasi ng ano natin, bleaching powder na ginagamit. So, tinetest natin siya kung rubberized. Aba, ang tibay pa rin ang kanyang buhok, guys. Ha? Kahit rebanded, ni-reband natin. Sinabay natin yung reband tapos yung highlights. Ayan, no? Hindi pa rin siya nagra-rubberize at hindi pa rin napuputol yung kanyang buhok, guys. So, yan. Level 8 to 9 na yung kanyang bleaching. So, ayan guys, after 45 minutes, tinanggal na natin lahat ng kanyang foils at ito na yung naging resulta.
Ayan, as you can see guys, sobrang ganda ng bond protector natin, no? Hindi pa rin siya nagbi-brittle or rubberize yung kanyang hair kahit na nababanat natin siya ng 45 minutes at 6% oxidizing yung ginamit natin, na actually, ang hirap kaya i-highlight yung nireband nyo guys, kasi kapag hindi ka talaga marunong mag-timing at hindi ka marunong gumamit ng mga bond protector, nako, yung rebanded hair, wala na, ngarag na, putol na, wala na, sunog na. So, ayan guys, ayan, tingnan nyo guys, so, ang tibay pa rin ang kanyang buhok gamit yung balancer na ginagamit natin. So, ayan guys, yung ginamit natin na tone down color, ito yung 9.9100, then 40. So, ginamit natin yung oxidizing cream ay 9%, tapos balancer. So, after that, binabat natin yung colorant ng 40 minutes, then binalawan at lagyan natin ng number 2 ng rebonding cream. So, ayan guys, after natin lagay ng number 2 na neutralizer, ay pinapatuyin na natin siya ng cold blower. So, actually, cold blower lang yung nilagay natin. So, dito nyo makikita at malalaman yung resulta kung nasunog ba, nag-brittle ba yung kanyang buhok, walay ba, or backjaw ba tayo sa gawa nating rebond with highlights. So, ayan, as you can see guys, nakikita nyo yung ends niya, matibay pa rin at hindi pa rin nalalagas or hindi pa rin nag-brittle or rubberize yung kanyang buhok guys. So, ayan. After that number 2, dito natin makikita or malalaman kung nag-rubberize, nasunog yung kanyang buhok, so, or bumalik ba yung buhok niya sa pagkakulot. So, mas maganda pa rin kasi gamitin yung powerful technique natin, yung ginagamit natin ang mga bond protector, at syempre yung magandang mga tools and heavy duty na plancha, at syempre yung mga gamot natin, guys. So, yan, pinapatuyo lang po natin siya, at dito na natin makikita yung pinaka-final result at after wash ng kanyang number 2, guys. So, yung kanyang hair color ay may 3-tone color. Ito yung lightest blonde, medium blonde, at lighter blonde. So, 3-tone yung kanyang naging kulay. Tapos, meron siyang blended color na ashes and matte blonde, guys. So, maraming nag-iiba-iba yung kanyang color kapag nag-blend, pag nag-mix na tayo ng mga tatlong mixing natin na color kanina na pinakita, guys. So, pagpasensya nyo na ako kasi yung boses ko, guys, may tonsillitis kasi ako. Kaya ganito yung boses ko, guys. Parang nahihirapan ako magsalita. Pero sige lang, laban pa rin tayo, guys, no? So, ayan, sinusuklay na natin siya. At nakikita nyo, guys, yan na yung labas na nang natuyo na yung buhok ni client. So, ayan. So, hopefully nagustuhan nyo at nakita nyo yung naging outcome ng kanyang buhok. So, after that, ay iba-Brazilian na natin siya, ibu-blower, then paplanchahin natin. So, yung gamit natin na Brazilian sa kanya ay ang product ng Kera Gloss. So, hindi ko na pinakita yung pagba-Brazilian natin at talagang nakalimutan ko na mag-video, so sobrang pagod ko na talaga, guys. So, ayan, pinaplancha na po natin siya. So, 160 lamang po yung plancha na ginagamit natin sa last na plancha. So, kailangan guys, kapag nagpa-plancha kayo, ng pinaka-last ay dapat mababang heat lamang yung gagamitin nyo. 160 degrees lamang yung plancha na gagamitin nyo para maiwasan na mag-brittle yung kanyang buhok. So, actually guys, kapag sobra kasing mainit na mainit, like mga 200 plus degree yung gagamitin nyo, yung magiging resulta pag kaligo ni client. At I'm very sure talaga guys na after banlaw niyan ay magbibrittle talaga guys. Kapag yung buhok ni client ay rebonded tapos highlights tapos pinansya nyo siya ng sobrang mainit sa last na plancha, I'm sure talaga magbibrittle yung buhok niya. So huwag nyong kakalimutan yan, yung pinaka-secret na lagi kong sinishare dito. So ayan guys, disclaimer lang guys ha, hindi lahat na rebonded na buhok ay pwedeng i-highlights, i-bleaching. Dapat talaga yung gagawa, nag-aral. As in, marunong talaga siya mag-timing, nakatraining siya. So, kasi kapag hindi, kasi siya nakatraining, ang mangyayari ay talagang makakalbo, masusunog, masisira lang yung buhok ni client. So, lagi nyo talagang tatandaan yung mga payo ko, guys. Actually, guys, mas maganda na i-advise niyo yung client niyo, guys, na huwag parati silang mag-shampoo ng araw-araw. So, dapat alternate
yung pag-shampoo nila or every another day. Talagang i-advise niya rin sila ng mga aftercare nila para hindi mag-dry yung kanilang buhok. So, yung gagamitin nila na conditioner, yung may mga sulfate-free na conditioner or shampoo, guys. So, kung wala naman silang sulfate-free na shampoo at conditioner, pwede naman cream silk. So, actually, cream silk lang naman talaga yung nire-recommend ko, yung mabilis at madaling bilhin sa tindahan, guys. So, actually, dapat yung i-recommend nyo na conditioner ay wala munang keratin, kasi yung keratin sa katagalan ay parang titigas at magiging masapnot yung buhok ni client. Yung normal lang na cream silk yung i-recommend nyo sa kanila, tapos 5 piraso or 5 pieces na conditioner, tapos ipababal lang nila ng 1 hour, then after 1 hour ay babalawan na nila, papatuyuin sa electric pan. Kasi yung electric pan kasi, guys, malamig yun sa ulo, hindi mainit. Pwede yung natural way ng pagpapatuyo ng buhok, susuklayin nyo lang. Tapos yun, hagod-hagod nyo ng kamay, huwag nyo susuklayin ng maninipis ng ngipin, yung malalaki ng ngipin yung gagamitan nila. Then after 1 month follow-up treatments. So ayan, guys, natapos tayo 7:30 p.m. So nag-umpisa kami ng 10 a.m. So it almost 9 hours yung ginawa or ginugol natin sa kanyang boss. Sobrang tagal at sobrang nakakapagod kaya, no? So actually, sobrang happy si client sa naging resulta ng kanyang buhok, guys. At talagang na-achieve yung kanyang gusto na hair. So sundin nyo lang yung mga payo ko at advices ko, guys. If wala naman silang budget, pwede sila pumunta sa Watson, bili sila ng hair treats. Meron doong hair treats, hair spa by one take one, mga 239 pesos, dalawa ng tag 1,000 ml yun. Yun yung gagamitin nila na pang treatment, guys. Tapos yung paggamit noon ay sa isang week, 3 beses gagamitin. So, ayun, guys. Thank you for watching at sana meron kayong natutunan sa ating mga vlogs at meron kayong nakuhang mga ideas, tips, at techniques. So maraming salamat po. Pero sa gustong umorder, guys, ng Wars Hair Products, just PM me or PM the page of Wars Hair Products. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking mga vlog, sa aking page at sa aking YouTube channel. Please follow my page, please subscribe, and please like and comment and share. Maraming salamat din sa ating mga followers, supporters, viewers, and trainees. So, sa gusto magpa-training sa akin, just PM me. Nag-online training po tayo at nagtuturo po tayo via online. So, maraming salamat po at God bless you all. And bye-bye!